Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ngayon po ay mag-share na naman po ako. Bago po ako mag-share ay magdasal muna po ako para mapaintindi po sa atin ang Banal na Espiritu ang dapat po nating malaman. Salamat po, Banal na Espiritu. Sana po ay gabayan niyo po kami ngayon sa topic na ito dahil napaka-importante po na malaman namin ang dapat naming malaman patungkol po dito sa bagay na dapat naming malaman. Salamat po, Banal na Espiritu. Paintindi niyo po sa amin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ngayon po ay ang i-share ko po sa inyo ay ang mga maling paniniwala po patungkol sa impyerno. Kasi po meron po mga tao na marami po sila mga paniniwala patungkol sa impyerno. Ano-ano po 'yon na dapat po nating malaman para ma-aware po tayo. Unang-una po, mga maling paniniwala o maling pananaw patungkol sa impyerno ay hindi daw po totoo ang impyerno. Maraming tao ang hindi po naniniwala sa impyerno kasi daw hindi daw po totoo ang impyerno. So, dapat po nating malaman na ang impyerno po ay totoo po 'yan kasi po ang impyerno ay lugar ng pagdurusa. At nung nandito pa po sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo, maraming beses na po niyang binanggit ang patungkol sa impyerno kasi nga po totoo po ang impyerno at hindi po ito biro. So yun po ang mga maling paniniwala ng iba. At ang pangalawa naman po ay ang mundong ito daw po, ito na po daw ang impyerno. Marami po nagsasabi na ang lugar na ito o ang mundong ito ay impyerno na po daw. So mali po yun kasi ang impyerno po ay dagat-dagatang apoy. At wala naman po tayong nakikitang dagat-dagatang apoy dito sa mundo. Malinaw po na ang mundong po ito ay hindi pa po ito dagat-dagatang apoy dahil wala pa naman po tayong nakikita dito na dagat-dagatang apoy. At doon po sa impyerno, kahit po manalangin doon ang tao ay hindi na po siya papakinggan ng Diyos. Kasi po, dito po sa mundong ito, pag dumasal tayo dito at magdasal tayo sa ating Diyos ay papakinggan pa po tayo. Pero once na ang tao po ay mapunta na po sa impyerno, kahit po anong pong dalangin doon, kahit pa po pamisahan pa po siya dito sa mundo, kahit po 1,000 pastor pa po ang dumalangin sa kanya, hindi na po siya papakinggan ng Diyos. Pag nandito pa po sa mundo ang tao, ay papakinggan pa po siya ng Diyos kung pinapanalangin siya o dumadalangin siya sa Diyos. Ang pangatlo po na maling paniniwala patungkol sa impyerno ay masaya daw po sa impyerno. Marami po mga tao na naniniwala na masaya daw po sa impyerno kasi daw whole po daw doon. Mali po yun kasi ang impyerno po ay lugar po yan ng mga pagdurusa po. At wala na po diyang, wala na pong nakakatuwa diyan, wala na pong tinatawag diyan na kasayahan po kasi puros po diyan kalungkutan. Nandiyan na po lahat ng mga suffering po. Iiyak ka na diyan lahat ng mga masakit po. Meron na po mga uod diyan na lalabas sa iyong mata, ilong, tenga at hindi po namamatay ang apoy doon at hindi po masayang impyerno. So yun po. At ang pang-apat po na mga maling paniniwala ay may mga taong naniniwala po na mapupunta sila sa impyerno. So dapat po hindi po ganyan ang ating mindset po. Dapat po ang mindset natin dahil po ang mga tao lang na mapupunta sa impyerno ay hindi po kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po sumunod sa kanyang mga utos at hindi po nagsilbi sa kanya. Yun lang po ang mga tao na mapupunta sa impyerno. Pero kung ikaw naman po ay meron kang pananampalataya, meron kang takot sa Diyos, sinusunod mo naman ang utos niya at hindi ka naman namumuhay sa kasalanan, kung meron kang nagawang kasalanan ay humingi ka lang kapatawaran sa Diyos at magbago at hindi mo na dapat gawin yung kasalanan na pinaghingi mo na ng kapatawaran sa Diyos. So yun po ang apat po na mga maling paniniwala at alam ko po na marami pa pong mga maling paniniwala at marami pong ibang reliyon na naniniwala po na ang mundong ito ay impyerno na daw po. So hindi po yun totoo, yung apat po na yung una po ay hindi daw totoo ang impyerno, pangalawa ay ang mundong ito ang impyerno daw, at ang pangatlo ay masaya daw sa impyerno, at ang pang-apat ay maraming mapupunta sa impyerno. Yes po, marami po mapupunta sa impyerno, pero kung ikaw naman po ay sumampalataya, ay hindi ka po mapupunta sa impyerno at tinalikuran mo ang iyong kasalanan at sumunod ka kay Jesucristo. Dapat po manalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po, dito po sa topic ko, at itatopic ko ngayon ay ano nga ba itong impyerno para malaman po natin. Ngayon po, ano nga ba itong katotohanan patungkol po sa impyerno? Para po malaman natin at para po ma-aware na naman po tayo dito dahil po ang impyerno po ay totoo.
So para po maintindihan po natin ay basahin po natin sa Bible. Nung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo po, nag-story po siya. At kung nalalaman niyo po ito ay alam niyo po ito. Yun pong sa kay Lazaro at dun po sa mayaman. So basahin po natin doon sa Lucas chapter 16 verse 19 to 24 para po malaman po natin. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ubi at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades, na nasa mga pagdurusay, itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangeng nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maari. At yun din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. So doon po sa sinabi na parable ng ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang binanggit doon na Hades. So yung Hades po, is nalaman po natin na yung Hades is lugar po yun ng pagdurusa. Lugar ng pagdurusa, place of suffering po. O Sheol po yun, o daigdig ng mga patay, yung Hades po. Yung Hades po pala is doon po yung mga taong makasalanan. So narinig naman po natin kanina yung mayaman na dito siya sa mundo, na napakayaman niya, kumakain siya ng mga masaganang pagkain. Nasa kanya na ang lahat, mayaman siya. At nagdaramit pa siya ng mga mamahaling damit. At nung namatay na siya, dahil hindi siya kumilala sa ating Panginoong Diyos, makasarili siya, hindi siya nagbibigay, hindi siya nagsishare na kanyang blessing. At nung namatay siya, inilibing siya, yung kaluluwa niya ay pumunta doon sa Hades. At sinabi pa nga niya doon na inutusan niya si Lazaro, ay si Abraham na pupuntahin si Lazaro doon sa Hades. Kasi nga napakainit daw, ang lugar ng Hades ay napakainit at nag-aapoy po. Yun niya ay pinasabi niya kay Abraham na suguin si Lazaro para po yung dulo ng daliri ni Lazaro ay papatakan yung dila ng mayaman kasi daw po napakainit. So alam na natin na ang Hades po ay lugar ng pagdurusa at napakainit po diyan. Pero ang impierno po ay hindi, ang Hades po ay hindi pa po yan na yung impierno o yung ikalawang kamatayan po o yung dagat-dagatang apoy. Hindi pa po yan kasi magkaiba po ang Hades at magkaiba po ang ikalawang kamatayan. Ang Hades po ay temporary lamang po doon yung mga taong makasalanan. Yung mga hindi kumilala sa Diyos, hindi sumunod sa utos ng Diyos, nagpakasama, hindi humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. So pag namatay po sila, pumupunta po ang kanilang mga kaluluwa doon sa Hades o tinatawag na lugar ng pagdurusa o Sheol o lugar ng mga patay. So doon po sa Hades, para po siyang kulungan dahil narinig natin kanina na merong parang bangil na hindi ka pwedeng pumunta sa langit, ang mga nasa Hades ay hindi pwedeng pumunta sa langit at ang nasa langit ay hindi pwedeng pumunta doon sa Hades. Kaya kulungan po siya, kinukulong po doon yung mga taong makasalanan po. Temporarily po ha, temporarily. Dahil po, ang ikalawang kamatayan po ay wala pa pong tao doon na nakapunta, wala pa pong inihuhulog doon ng mga tao, wala pa po doon si Satanas. Si Satanas po ay nandito pa po siya sa daigdig natin ngayon at nag-iikot-ikot po siya dito para marami pa po siyang madala. So, kaya po, magkaiba ang Hades at saka ang ikalawang impyerno. Magkakaroon pa lamang po ng tao doon sa ikalawang kamatayan o doon po sa dagat-dagatang apoy pag doon na po sa final judgment. Kasi po ang unang ihuhulog po doon sa ikalawang kamatayan o sa dagat-dagatang apoy o lake of fire ay unang-unang ihuhulog doon ay si Satanas at yung Antikristo at lahat na mga demonyo na kaanib ni Satanas. At pagkatapos po noon, sa final judgment na po, ay kung sino po yung maiimperno, doon pa lang po magkakaroon ng tao doon po sa ikalawang kamatayan.
So ngayon po, wala pa pong tao doon sa ikalawang kamatayan. Wala pa po doon tao. Meron pa pong tao, mga masasama, doon pa po sila mapupunta sa Hades. Doon po sa lugar ng pagdurusa. So, yun po ang katotohanan na wala pa pong tao ngayon sa ikalawang kamatayan o sa tinatawag na impero. Kasi po, ang Hades po ay trinanslate lang po nila na impero. Pero po, ang Hades po ay hindi po talaga yan impero. Kasi po, ang Hades is lugar ng pagdurusa. Ang impyerno po kasi ay yun yung ikalawang kamatayan. So, medyo nagkalito-lito lang po talaga yung translation niya. Ang katotohanan po ay ang Hades po ay lugar ng pagdurusa. At ang ikalawang kamatayan po ay ang yung nandun po ang lake of fire o dagat-dagat ang apoy. So, yun yung katotohanan po sa impyerno na tayong mga tao po, dapat po maging handa po tayo ngayon. Dapat po magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran po natin yung mga kasalanan na ginagawa po natin na hindi po nakakabuti sa atin at nakakasama po sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, malapit na siyang darating ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat maghanda na tayo. At wala po tayong malay. Hindi po natin alam kung kailan niya kukunin ang ating buhay. At dapat kung kukunin na niya ang buhay natin ay nakapaghanda na tayo at nakapagsisi, tumalikod sa kasalanan at mamuhay na tayo ng banal, guys. Ang pamumuhay ng banal ay dapat yung mga makapundong bagay na hilig natin noon na hindi na natin ginagawa ngayon. Kasi nga, gusto na natin maging banal. Kung dati ay nagsisigarilyo ka, nagiinom ako dati, nagiinom ako. So ngayon, dahil sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, ginamit niya ako at binago niya ako. At proud ako doon na binago ako ng Panginoong Jesucristo. At kung ikaw man yan na nanonood na gusto mo na magbalik loob, ay humingi ka ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya dahil tutulungan ka niya. At totoo po ang impyerno, hindi po yan laro-laro lamang po. Dahil po, yan rin po yung isang rason kung bakit po pumunta dito nung nandito pa po sa ating mundo ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pinangaral niya, ang impyerno po. So sana po ay naliwanagan po kayo sa topic natin ngayon na dapat po maniwala tayo sa impyerno at dapat po maging handa tayo. Kasi po, sa Hades po, yan pa lang po yung temporary na ilalagay yung mga tao. At doon na sa final judgment, lahat po ng nasa Hades, nasa kamatayan, ay pupunta po yan doon sa tinatawag na Great White Throne. O doon po sa malaking trono ng Diyos. At kung hindi man po, kung at ang tao man po ay hindi po nakasulat doon sa libro ng buhay, ay ibubulid po sa dagat-dagat ang apoy. Sinabi nga po sa Revelation chapter 20 verse 13 to 15, basahin po natin. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanilang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino mang ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung Hades po na sinabi ko kanina sa inyo guys, is lugar ng pagdurusa, di ba? So temporarily doon po ilalagay yung mga makasalanang tao. At grabe po yung pagdurusa doon guys, kasi lahat ng katawan mo doon ay masusunog rin. Kasi napakainit doon guys. How much more guys doon sa dagat-dagatang apoy na guys, doon sa ikalawang kamatayan. Mas grabe doon guys, kisa doon sa Hades. Kasi yung Hades is siguro mga 10 times ang init doon. Pero doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa second death, guys, doon sa ikalawang kamatayan, mas grabing, napakainit doon, guys. So, wala na doon kapayapaan, wala na doon katahimikan, guys, grabe na doon. Doon sa Hades pa lang, ay, grabe, wala ka ng kapahingahan doon, wala nang parang, hindi ka na pwedeng magsabi ng, dito muna ako sa malamig na lugar, kasi yung Hades, guys, is napakainit doon, guys. How much more guys, kung doon na sa final judgment at ibubulid na lahat ng nasa Hades guys, doon sa ikalawang kamatayan. Doon sa ikalawang kamatayan, eternal na guys. Wala na doong sa sinasabing gabi, wala nang parehas dito sa mundo na merong umaga at merong gabi. O merong tag-init, merong taglamig. Doon guys, sa ikalawang kamatayan guys is forever na doon ang mga tao guys, forever na doon si Satanas, forever na doon ang mga tao na hindi nasumpungan sa aklat ng buhay guys. Kaya guys, ngayon ay sina-challenge tayo ng Panginoon guys na para masulat ang ating pangalan doon sa libro ng buhay guys ay
kailangan nating kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo at sumunod na tayo sa Kanya, talikuran natin yung mga kasalanan natin, guys. At para hindi tayo masama doon sa Hades at hindi tayo ibuli doon sa dagat-dagat ang apoy. So yun lamang, guys. Sana ay marami kayong natutunan ngayon, guys. At pinapanalangin ko sa Banal na Espiritu na ipaintindi sa inyo, guys. Dahil napaka-importante nito, guys, para sa atin. Yun lamang, guys. At purihin natin ang Panginoong Jesus magpakailanman. Amen.